Okay. Good morning. Good morning, April 27, 2020. Okay. So good morning. It's a fresh start. Grabe. Maganda ba yung araw nyo ngayon? Maganda yung pagtumingin ka ngayon sa labas. Talagang sobrang ganda ng ano ngayon, sunset, di ba? Araw and sunset ba tawag doon? it's a new day. It's a fresh start. Minsan hindi naman natin talaga kailangan ng ano ng bagong taon para magbagong buhay. So, ang ganda ng ginawa ni God kasi mayroong weekly, may monthly, may daily, di ba? So, it's a new start and for those people na nag-aantay ng New Year bago magbagong buhay. So, I think itong Monday ang pinaka magandang start. So, and doon magsisimula no sa new mind, sa new morning. And that's the reason why ginagawa rin natin itong Facebook Live na to. I want to contribute sa iyong growth, no? Naniniwala ako na maraming natututo dito. And maraming may mga tanong. Ako, I have no doubt. Lagi ko 'to sinasabi kapag nasa seminar ako. I have no doubt na yung nakikinig dito ngayon, ito yung mga future millionaire someday. These people yung magkakaroon ng mga successful businesses and ito yung mga tao na hindi lang aasenso, makaka-impact sa maraming tao. Yung talagang marami kang matutulungan. And ako ay naniniwala ako na ikaw ay gusto mo magtagumpay, pero more than that, gusto mo rin tumulong. Okay? Naniniwala ako na you have the heart to help people. So, good morning ulit. Happy Monday. It's April 27, 2020. Maraming salamat sa nakakapit, no? Na tuwing gumigising ng umaga kasama ako at habang nagkakape. Morning po. Habang nawi-witness nyong lumaki yung eyebag ko. Ang sarap magkape. Sarap. Okay? Okay. Batiin muna natin. EJ, kamusta? Morning. Good morning, EJ. Ano to si EJ? Alam nyo, makulit to tsaka ibang klase to magnegosyo. Okay? And si Menchi. Hi, Menchi. Good morning. Si Shane. Hi, Shane. Good morning. Nasa Batangas ka ba? Balita ko nasa ano ka daw. Ano nga ba lugar yun? Nakalimutan ko eh. Basta yung, I think, nagpunta ako dun sa inyo na. And, ayan si Glenn. Glenn, kamusta? Si Lay, of course. Si Margie. Morning, Margie. Nakikita ko yung parating nakaano ah. Natatandaan ko na yung mga pangalan nyo ah. Saglit, hanapin ko lang yung tissue ko. Natandaan ko na yung mga pangalan nyo ah. Sa isa, isa sa pinakamasipag na tao. Tsaka mabait. Okay, importante kasi yung ano eh. Yung character din, di ba? Hindi lang yung sipag, hindi lang yung yaman. So, importante yung pagkita ng pera, pero mas importante kung paano mo kinikita yung pera mo. Ayun, ganda nun, ha? Sisimula na agad tayo, ha? Importante yung pagkita ng pera, pero importante, mas importante yung paano mo kinikita yung pera mo. Kasi, kung sama-samang paraan naman, kahit yumaman ka pa, hindi maganda. Okay? So, Nika. Hi, Nika. Richard. Ago mo nagigising pala, Chard? Claire. Oy, Claire, ha? Nakaset tayo, ha? Ewan ko kung na-receive mo yung PM ko. Nag-PM ako sa'yo, eh. Okay. So, good morning ulit. I just want to welcome everybody na nanonood ngayon. And I want to express yung aking love and time, no? And knowledge when it comes dito sa Facebook Live na to. So, ang mangyayari mamaya, magkakaroon tayo ng Q&A. You can actually call no dito sa live na to. Ang gagawin mo lang, i-message mo ako sa page. Hanapin mo tong page na to kung saan ako naka-live. Tapos, i-PM mo ako, sir, gusto ko po sumali sa live.
Isusend ko yung link sa'yo, makakapasok ka na agad. And then you can ask question kung ano man yung gusto mo. Okay, so ngayon, pinag-usapan dito more about business life, maybe sales, maybe marketing, maybe your personality development. Let's say you have some challenges in life or issue in life. So try natin baka makatulong. Again, I'm not an expert. I'm just here to help, no? Yung I just want to contribute with this advocacy na ginagawa ko. This is my advocacy and to really help people na naghahanap ng magme-mentor sa kanya. Ayan. So, 'yun yung pinaka ginagawa natin dito sa live na to. Again, I'm not an expert, so I'm just trying to help from what I know and what I experience, no? And at the same time, pwede kayo mag-comment dyan sa section na yan, yung mga nakita ko nag-good morning. Pwede po kayo mag-comment dyan kung ano man yung tanong nyo, kung ayaw nyo tumawag. Okay? So, yan yung mga mangyayari mamaya. Kasi ako po, I just want to introduce myself. Nung nag-start ako, ang natatandaan ko lang, ayan, kukwento ko lang yung story ko, natatandaan ko, I have a heart, no? I have a heart to succeed. Hindi ko makakalimutan to yung panahon. Sakay kami sa bus. Na-experience nyo ba sumakay sa bus na hindi aircon? Tapos nasa likod ka. Ewan ko na-experience nyo na yan. Pag sumakay ka sa bus na hindi aircon, sobrang init. Tama? Sobrang init. And hindi ko makakalimutan, nasa Shaw Boulevard kami, traffic, papunta kami somewhere in south. And tinitingnan ko yung mga sasakyan, tas ang init, tapos yung mga building tinitingnan ko. And then pumasok sa mind ko na, paano kaya tumatakbo yung mundo? Okay? Bakit sila may sasakyan ako? Wala, di ba? So I have a desire to have a good life, parang ganon. And tinitingnan ko yung mga building, bakit kaya sila may building ganon? Hindi ko alam yung proseso talaga. So I have a desire, pero hindi ko alam paano. Hindi ko alam kung ano ba kasi ang nasabi sa akin, and lahat naman ng family ko hindi ginagawa, nag-work. So yun din yung sinabi sa akin, maghanap ka ng trabaho. So apply ako, and hindi ako natatanggap, good news. Kasi syempre undergrad eh, no? Undergrad. Medyo, nung time na yun, medyo uso pa yung kailangan graduate bago matanggap eh. Pero ngayon, I think hindi na ata. So, what happened to me is I have a desire and I don't know how will I start. And wala rin nagturo sa akin kasi kasama ko na nakaibigan ko. By the way, that guy's successful na ngayon. And parehas kami na ang tanong. So, tip, kapag gusto mo magtagumpay, dapat kasama mo, gusto rin talagang magtagumpay at the same time. Kasi ang hirap pag dalawa kayong walang alam, no? Kailangan yung kasama mo may alam din talaga. Doon ka talaga dumikit. And I was wondering kung paano gagawin. And meron ako na-meet na tao na parang ganito din. Maybe aksidente na pasok ka dito sa live na to. Na siya yung nag-ano sa akin, parang nag-encourage sa akin that time to... So he's my mentor, no? I consider him my mentor. Yun talaga nag-open ng mind ko. And tinuruan niya ako ng sales, okay? There was kasi ano po ako eh, ang personality ko, low self-esteem. Ang nakikita ko sa sarili ko, yung mali sa akin, yung kulang sa akin, ganun yung paniniwala ko dati. And there was this one guy na talagang naniwala sa akin na sinabi niya, kaya mo, di ba? Alam mo yon, tinulak ka, araw-araw kang kinakausap, binibigyan ng time. So, napasok ako sa organization niya, sa sales. So, I started selling. Kaya lang, ang challenge ko that time, I have a lot of issue, hindi lang sa sales. Hindi lang dahil di ko alam paano. Okay, yun yung challenge ko. Hindi ko alam paano ba to. Bas akala ko, kakausap ka lang ng tao, ganyan. So, hindi ko alam yung prospecting, hindi ko alam yung mga skills, no? Hindi ko alam yung closing, hindi ko alam yung handling objections, hindi ko alam mag-online marketing, and so on and so forth. Now, at the same time, I have issues sa sarili ko. Hindi naman ako sobrang mahihain, pero meron akong, hindi ko lang tanya, sige mga 30%, a bit introvert.
Okay, yung ayoko nang ako yung nagsasalita, gusto ko relax, ano lang ako, gusto ko makikinig lang ako, gusto ko, kalalo sa school, ayoko nang ako yung nagsasalita. Ako na lang bibili ng marker, pero ayoko lang yung ako magsasalita. So yun yung nangyari sa akin. I have a issue with regards to that. And low self-esteem, di ka naniniwala sa sarili mo. And then yun nga, no? Yung mentor ko niyan, ini-encourage ako to really do it. Okay, kaya mo yan, kailangan mo lang simulan. Minsan yun lang talaga kailangan mo in life, di ba? Yung may magtutulak sa'yo, yung may magsasabi sa'yo, kaya mo yan. Kasi there are people na they have a belief sa sarili nila. Pero hindi kasi lahat ng tao, I think si Sharky to, kung di ako nagkakamali, Ate May. So, hindi lahat ng tao merong ganung belief agad. I do believe 80 to 90% ng mga tao walang belief sa sarili. And take note, kahit na maniwala ka sa hindi, maraming leader na tinitingnan mo ngayon, they have a doubt sa sarili nila. Imagine mo yun. So, ako, napasok ako dun sa I don't believe in myself. May taong naniwala sa akin and then unti-unti naniwala ako sa sarili ko. And sometimes yun lang yung kailangan. That's the reason why ginagawa natin to. Kasi baka mamaya, wala lang nagpupush sa'yo, wala lang naniniwala sa'yo, di ba? Baka wala ka lang information. So ako, I'm sharing my dito, no? Manood ka everyday talaga. I'm gonna share lahat ng alam ko dito. Ha? Kaya lahat, as in lahat. And talagang malaki magiging benefits mo. So, still, kahit na nung pinush na ako and then I do it, nandun pa rin yung time na para sa akin ba talaga to? Yung tipong gano'n, may hesitation ako na to continue, ganyan, ito ba talaga yung gusto kong gawin? So, and I realize it's a self-discovery. So, hindi porkit ganito yung ginagawa ko, ganito na rin gagawin mo, di ba? So, talagang kailangan mong hanapin. And I started applying yung mga naituro sa akin. I started to parang explore, trial and error. And it worked, no? It worked sa akin. Hindi naman naging grabe, pero I have a little success on that. And sabi ko, wow, effective pala yun. And I wanted to teach people about it. So, ako hindi ko pinagyayabang yung akin. Pinagyayabang ko yung meron ako mga naturuan, nakabili ng bahay. Alam mo yon. And more than yung mga nabili nilang material things, siguro yung the person that they can become. Yung development, believe me, that is very, very important. Pag meron ka niyan, hindi yan mananakaw sa'yo. So I think more than success pinag-usapan natin dito, it's really the person that you can become. Yan nga, no, may mga nagme-message sa akin, sir, in-apply ko yung tinuro mo sa akin. It worked, di ba? So talagang nakakatuwa. And ako, naniniwala ako, maybe hindi lahat. Maybe sa 10, 8 lang mag-work. Maybe 7 lang. Pero at least nakaka-contribute ako sa success mo, di ba? So now, syempre in return naman, kumbaga magpapatulong din ako kasi I want to help more people. Yan yung pinaka gusto kong mangyari. And for me to do that is to reach more people. So and mangyayari 'yon kung i-share mo tong video na to. Yeah, share mo to sa friends mo, hey, panoorin mo to, makakatulong to sa iyo. And maybe yung pag-comment mo, pag-like mo dito sa video na to, napakalaking tulong yan. Kaya mga nag-like, mga nag-comment, nagko-comment dito, I really appreciate you guys. Thank you so much. And ayun, house rules tayo konti. Mamaya, may mga sinasabi ako. Huwag sana kayong makulitan. Minsan sasabihin ko na comment down below. Agree, di ba? Kasi I want to feel you. I want to feel you na magkasama tayo. So, yung tinuro ko nga kahapon, mas ginaganahan yung nagtuturo pagkaramdam niya yung kausap niya. Okay? So, again, that is my advocacy to give you, maybe kahit onting lang, may tulong lang ako sa
sa ginagawa mong project, business, o sa buhay mo, di ba? Ang paniwala ko kasi one training can change your life. One meeting can change your life. One person, ako one person, hanggang ngayon malaking pasasalamat ko sa tao na yun. One person can change your life. So, one idea can change your life. Maybe this live, no, can give you one idea. Kasi marami tayong pinag-uusapan dito. Okay? So, yun. Ayos ba? So, mamaya, syempre, marami tayong matututunan. Lalo na maraming tanong yung iba, sasagutin din natin. Yun yung mga pag-uusapan natin. Kasi I know maraming challenges pag nasa negosyo ka sa buhay. Minsan kahit hindi negosyo sa buhay mo, di ba, may mga challenges ka. Minsan wala kang kausap. Ganun. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, bati muna tayo ulit. Kasi medyo dumami. No? Dumami po yung ano. Medyo matagal-tagal to, ha. Taka lang. Ang haba eh. Si Richard, si Claire, Tamtam. Kamusta Tamtam? Reggie, Nika. So habang kumakain kayo, Nestor, habang kumakain kayo, pwede kayong mag, ano, no? Ano mo yung panoorin nyo lang to, play nyo lang, di ba? Si Raquel. Hi, Raquel. Cory, kamusta, Cory? Michelle. Sipag nito eh. Si Michelle. Siyempre, si Shane, di nawawala. Si Patsy. Hi, Patsy. Patsy, nag-PM ako sa'yo, ha. Nagka-chat na tayo, di ba? So, si Saisa and si RL, si Neneng. Neneng B! Ikaw pala si Neneng B, ha? Sa Qatar, oh. Lagay nyo pala sa lugar kayo para at least, ano, alam natin kung ano-anong bansa kayo. Si Ate Limi nasa ano to, eh. Pala nga, saan yung comment niya kanina? Wala. Nasa baba pala. Yung comment, I think Las Vegas, eh. So, may Pampanga tayo, may Qatar, and 5 a.m. sa Dubai, si Ruelo. Si Franco, nasa Franco. Si Tan, si Alma. Hi, Alma. Si Vanessa. Vanessa, ibang klase itong tao na to. Thank you sa lahat, Vanessa. Kate, good morning, Kate. Si Armando, si Johnny. Hi, Johnny. Thank you sa support, Johnny. Ha. Si Chester. Chester, grabe to. Malaki na katawan nito. Ano to eh. Tsaka ano to, marami rin itong mga project na ginagawa. Dalawa sila magkapatid. Mabait po yan dalawa. Si Marita, Marita, kamusta? Si Remy. Oh, si ato, si ate ko po to. Ate Limay. Medyo okay lang, no? Pag may nanonood kang kapatid, di ba? Pero sana yan lang eh. Sana yan lang eh. Kailangan mo lang masanay. Di ba yung sinasabi ko parati, practice makes? Sino alam yung sagot? Practice makes? Pakisagot nga. Permanent. Masasanay ka rin. Eventually, masasanay ka rin. Kasi yung iba, kaya ka lang naman walang alam na naiilang mag-sales, kaya ka lang naiilang sa video. Kasi hindi ka sanay. Hindi ka lang sanay. Kailangan mong gawin. Ano man yung ginagawa mo ngayon, maybe hindi ka sanay sa phone call, kailangan mong gawin parati. Hindi ka sanay sa challenges in life, just like what we have right now. This is a new norm. Nag-uusap tayo sa ganito lang, di ba? So the world is changing. So kailangan masanay ka lang. So si Menchi, of course, bago tayo magsimula, no? Si Ray. Oh guys, ganito. Baka meron na kayong tanong. So simulan na natin yan. No? Pag meron kayong tanong, comment nyo lang question. Kung gusto mo sumali sa live, pwede kayong tumawag dito. Sisend kayong link. I-comment nyo lang ako sa page. Okay? So Ruel. So si Ruel and Christine, taong magpupush sa'yo ng limits mo, sabi niya. So watching from Kuwait, si Dadel. Meron tayong Kuwait, ha? Ate Limay, na-miss mo ba yung Kuwait? Si Sai, hindi ka na tumakalimutan si Sai dahil yung aso niya sobrang cute. Okay? So si Alex, tune in na naman si Alex, si Ariel. Practice, alam nila yung sagot, practice makes permanent. Galing na maging sanay. Galingan sa paano maging sanay. Wow, lalim nun na, ganda nun ha. Totoo yun. Kailangan mo maging magaling doon sa concept na dapat kang masanay. Okay, so good morning, Lilith. Okay, so pwede na magtanong. Baka may nag-comment sa inyo sa page, ano natin, sa sagutin natin. Hopefully, hanggang ano lang tayo ngayon. Hanggang 10:30 lang. Dahil mayroon po akong gagawin. So medyo nasa segment pa tayo ng
ano natin ng Facebook Live. Sa regarding sa public speaking. Ayan, so medyo nag-aano tayo doon. Ay, ito nag-message. Baka gusto pumasok nito. Wala nga. So pagka nag-comment, nag-piningin nyo ako, pwede kong isend yung link. Ayan. Tignan natin. From Sultan Kudarat. Meron taga Sultan Kudarat. Ang ko lang kung gusto niyo sumali dito sa ano natin. No? Aha. Okay. So sa mga gusto pumasok po, you can join us sa Facebook Live na to. Okay, so pag may tanong, pwede rin. So habang nante yung mga tanong nyo, again, siguro ako na muna magtanong sa inyo, some part kinahirapan, some part yung hindi mo pa alam, some part yung gusto mo matutunan, maybe in business and life, so baka may matulong ako dyan. So comment mo lang below or message mo ako kung gusto mong sumali sa Facebook Live. Okay? So makaka-join ka agad, you don't need to download any Zoom, ganon. Pasok ka agad, automatic. Okay? So, baka natin ang konti yung camera ko. Ayusin lang natin. Yan. Okay? Sige, game. Let's do this. Kasi ako, I can talk all day. I can talk all day. Kaya lang, kung yung sinasabi ko naman, hindi directly makakatulong sa specific mong challenges. Parang sayang naman, di ba? Kaya ako na nauna nagtatanong sa inyo, some part ka nahihirapan, some part yung hindi mo pa alam, at some part yung gusto mo matutunan. Okay. Okay. Now, ito, habang inaantay ko pa yung mga tanong nyo, ha? Jane, hi Jane, inaantay ko pa yung tanong nyo, mag-share muna ako sa inyo. This is skills muna tayo, mga skills. Pero pwede kang magtanong kahit ano, kung saan part ka nahihirapan sa negosyo mo. Kasi, I just want to share when it comes sa speaking. Oh, yan. Okay, game. Share screen ako. Paano maging kagaya mo, Sir TJ? Oh, sige, sagutin natin yan. Kaya hindi ko alam kung seryosong tanong yan, ha? Pero sagutin natin yan. So, some part ka nahihirapan sa negosyo mo, some part yung hindi mo pa alam, some part yung gusto mo matutunan. So, I'm doing this every day. Tomorrow ulit, meron ulit. And from time to time, mag-invite ako ng mga guests na pwede natin makasama dito. Actually, meron akong isa na nag-confirm na sobra. Sobrang galing ng tao na yun. Sobrang, hindi lang magaling, talagang super successful sa mundo ng ano ng online marketing. Okay? So, daanan ko lang to habang inantay ko yung mga sagot, mga tanong nyo. Quotable. Balikan natin to kasi for the past few days, pinag-usapan natin yung speaking, di ba? So, nakakatulong makapagpaintindi sa tao yung quotable. Okay? So, meaning to say, kapag nagsasalita ka, yung mga binibitawan mo ay nakaka-shift ng mind. Yung napapa-aha, kung alam niyo yung aha moment, yung alam niyo yung ganon? So, that is aha moment. And kapag ka nagsasalita ka, especially in speaking, dahil ito yung for the past 1 week na pinag-usapan natin, is, pag nagsalita ka, yung binibitawan mo, quotable. No? Kumbaga, parang pwedeng ilagay sa Twitter, pwedeng i-post, di ba? Like, for example, yan yung mga sinasabi natin na practice makes permanent, di ba? Lakasan lang ng loob. Yan yung mga words na lumalabas sa bibig ko pa nagsasalita ako. And, tumatatak yun kasi quotable. Talagang, alam mo yon, talagang it makes sense. Kasi minsan meron tayong, ayaw ko kung naka-attend na kayo sa school, yung ang dami sinabi ng teacher mo pero walang tumatak sa'yo. Kasi walang principle eh, walang quotes, di ba, na nabitawan na you can hold. Okay? So kapag nakakapag-bitaw ka ng mga ganito, talagang ano, mas tumatatak sa audience mo, tapos mas na-appreciate nila, and mas natututo sila, in other words. So simula ngayon, yan yung mga philosophy mo in life, when you speak, you share it, no? Yung mga paniniwala mo. Okay? So ganyan po. So, yan ha, isa pa lang yan. Madami to eh. Madami tong ano.
madami tong concept when it comes sa speaking. Meron pong sikreto talaga. From time to time, isashare ko po sa inyo. Paunti-unti lang tayo kasi may mga ibang tanong, ha? So, hindi naman laging ang topic natin speaking, pero yun nga, parang chop suey ito, no? Yung maraming recipe, so you can ask any question. Layo nito, watching from Ortigas. Grabe. Si Esther. Esther, kamusta? Si Mona Lisa watching. Wow! Korea! Wow, ha? Ay, nasa Korea siya, oh. Okay, so si Ariel. Paano mabalik ang excitement? Ito, magandang tanong to. Mga ganito. Yung, kunyari, meron kang ginagawa, meron kang project, meron kang business. And then, dati excited ka, tapos biglang nawala. May mga ganon. Actually, kahit nga kumikita ka na, there will still come a time na parang nakakawalang gana. Parang nakukuha niyo ako. Hindi lang ikaw nakakaramdam. May kakilala nga ako, kumikita ng 300,000 a month, gusto pa mag-quit eh. Alam mo yon? Hindi, actually, nag-stop siya. Okay, pero dahil may organization siya, so syempre, yung income din, walang stop. Pero, ano siya? Tagal, taon. So, I think it's normal. Makakaramdam ka ng gano'n. No? Yung parang yung excitement nawawala. Pero ang pinaka-kailangan mo talagang gawin dyan, huwag ka talaga mawawala sa baga. Kaya ngayon yung importance. Eh. Katulad nito, nagla-live tayo nito. If you really want to invest in yourself, talagang kailangan mo mag-tune in. Diba? Kahit hindi sa akin, kahit sa iba. Pero ito, isa to sa makakatulong sa'yo. Kasi, kailangan ano eh, tawag ko nga dyan, religiously. Okay? Religiously. Kasi, kung hindi, it's very hard to change your life. Tama? Kasi ano eh, kung madali, guys, kung madali magtagumpay, marami na pong nagtagumpay. Alam natin yan, di ba? So, it's really a hard work that you need to put. Kumbaga, kung ito yung baga, no? Alam nyo tong kwento na to. Hindi to bago sa inyo. Kung ito yung baga natin, tapos ikaw yung isa sa baga, tinanggal ka, in a few seconds o minutes lang, mawala yung baga mo. So, kailangan, nandun ka lagi sa baga. So, dapat meron ka talaga mga kasamang tao na excited in life. They want to achieve more. Okay? Kailangan dun ka didikit. Okay? So, always remember, your future depends on your environment. Pakilagay nga po dyan, your future depends on your environment. So, kung gusto mong ma-excite ka ulit sa business, sumama ka sa mga taong excited sa business, kailangan mong dumikit doon. And you need to do it now. So, ano man yung naisip mo, parang gusto ko na bumalik, do it now. Huwag kang isip ng isip, parang gusto ko na bumalik, mamaya na lang. Hindi, do it now. Text mo na agad yung pwede mong taong samahan. What else? Gawa ka na agad ng, kung ano man yung project mo, kung ano man yung business mo, gawa ka na agad ng page. Kailangan mong simulan agad. Ako looking back, ako sakit ko rin to, hindi ako magmamagaling ha. Sakit ko rin to, maraming times na nag-start ako, pero hindi ako ganun ka-consistent. Okay, pero I'm learning. And then one time, nagtanong sa akin, sir, paano nyo po napaabot yung 30,000 yung followers nyo sa Facebook? Bakit po meron kayong followers? Paano po ka nagsimula? And looking back, kahit ako rin tanong ko rin sa sarili ko, nga no? Paano nga ba nangyari to? Ang natatandaan ko lang, nung naisipan kong mag-video, nung naisipan kong mag-training, sinimulan ko agad. So, you need to spark, no? Kumbaga yung bato, kailangan mong i-spark, di ba? Di ba? I-kiss-kiss. Pagka kiniskiss mo, magkakaroon ng apoy. You need to do that. Okay? So, simula ngayon, do it now. Paki-comment nga, do it now. Do it now. Okay? Huwag yung mamaya na. Do it now. Paki-comment po, do it now. O, yan, no? Ang dami nilang ano. So, ang sarap, no? Ang ganda nung tanong mo, brother. Do it now. Huwag mo patagalin. Kasi ang excitement, pinag-usapan natin ito kagahapon, kung ako nagkakamali. Ang excitement, gusto ko malaman sa inyo, sino sa inyo nakafeel ng excitement? Yung meron kang gagawin, meron kang idea, talagang gigil na gigil ka. Sino naka-experience yan? Sige nga, pa-comment nga. Okay. Yung talagang gigil na gigil ka dun sa
sa idea mo, talagang na-excite ka talaga. Sino naka-experience na? Paki-comment po. Ako po, na-experience ko yan. Paki-comment. Ganito. Ang excitement, it's a fuel to do something. So, tandaan nyo to ha. Ang excitement, it's a fuel to do something. Kapag hindi mo yan inaksyonan, kapag hindi mo yan, hindi ka gumalaw, yung excitement mo, you will notice bumababa. Okay? Bumababa yung excitement mo. Now, pag bumaba ang excitement mo, there will come a time na wala ka ng ganang gawin yung naisip mo. And then, naisip din ng iba. And then, umaksyon sila. After 1 year, makikita mo yung naisip mo, ginagawa ng iba, and then sinabi mo sa sarili mo, naisip ko rin yan eh. And then, doon nagkakatalo yung mga taong nagtatagumpay sa hindi. Pare-pares lang tayo lahat na naiisip. Nagkakatalo lang tayo dun sa action. The only difference is action. Yung successful tsaka ikaw, walang difference. Pares lang. Diba? Pares ka lang naiisip. Ang pinakaiba lang, umaksyon siya. So you need to take action. Kasi kung hindi, yung excitement to fuel that idea will go down and then hindi mo na siya gagawin. So the key is when the time comes na you have the idea, you have the excitement, you need to punch that. You need to do it. Kasi kung hindi, you will beat yourself. You will hate yourself. You know what I mean, di ba? Minsan nagagalit tayo kasi, di ba minsan may ganun, sinisisi mo ibang tao. Kaya hindi ako natatagumpay kasi ganito, kasi ganyan. Pinakamasakit yung pagsisisi mo ni sarili mo. Ako kasi. And which is, the reality is tayo talaga. Tayo talaga gumagawa ng buhay natin. Yan ang pinaka mahirap tanggapin. So hindi natin pwede iasa sa gobyerno, 'di ba? Hindi ka hindi tayo nabigyan ng relief good, 'di ba? Nagbuwelga tayo. Hindi. So sabi nga ni John F. Kennedy, 'di ba? Sabi niya, "Don't ask what the country can do for you. Ask what you can do for your country." So with billions of people in the world, don't ask what the people can do for you. Ask what you can do for our community, what you can do for the people, ganun, di ba? Kaya nga, eto nga, ginagawa ko nga to, this is my advocacy, I want to share my knowledge, my training, di ba? My mentorship for free. Wow! Normally, I charge sa ganito, pero it's okay, importante na tututo ka. Okay? So, Bernadette and si Marita. O, yung mga may tanong, paki-comment po. Yung gusto tumawag, pwede po. I-message nyo lang ako sa page and then I'm gonna send you a video. A link pala, hindi makakapasok ka sa video. Simula mo nang gawin, gusto mong gawin bago ka itulak ng motivation at mag-stay kung anong ginagawa mo. Tama yun, ha? Tama. Sige, basahin natin. Dami nagko-comment ng do it now, no? Hindi ko lang maklik lahat. Okay. Merong nagtanong kanina, eh. Doing such thing. Lalim to ah. Whenever you turn out meaningless, find the most core why you're doing such a things at first place. Wow. Kumbaga, babalik ka sa reason mo, no, Virgilio. Ang ganda ng sinabi ni Virgilio. Totoo yun. Kaya nga, kailangan mong hanapin muna yung reason eh. Yung ano yung gusto mo muna talaga at bakit mo gagawin. Not only for the money. You need the money, but don't do things just for the money. Kasi eventually, kapag dumating na yung tough times, you will give up. Kapag pera lang talaga yung ano mo. So ako, I have parang soul searching din. So ganun siya eh. Tinitingnan ko talaga, paano mo malalaman kung talagang gusto mo yung isang bagay? Yung tipong, lagi mo siyang iniisip, yung tipong, kahit hindi ka bayaran, gagawin mo. Okay? So siguro yun yung mga isa sa reason din. And maybe your family, that's a good reason. Kasi hindi po lahat ng tao, they have a heart magtagumpay. Ayan. So kung ikaw yon, and sa family mo, maybe ikaw yon, you have to fight. Kasi this is for your family. Maybe para yung nanay mo hindi na mag-abroad, yung tatay mo hindi na mag-abroad. Life is too short, ladies and gentlemen. No one will guarantee you'll be here next year. No one will guarantee that. Okay? So, I think, na wala na ata yung leader ng North Korea, di ba? So, parang ganun lang, oh.
It's sobrang bilis. Thousands of people every day ang hindi nagigising. So every day is a new day, it's a fresh start. Dapat grateful ka talaga doon kahit na short ka sa ganito ngayon. Kailangan grateful ka pa rin kasi nakakapanood ka pa rin ng ganitong live. Yes, di ba? So tipong kahit di ka babayaran gagawin mo. Totoo 'yun. Kailangan maano mo talaga. Oh, may nag-agree sa iyo si Marita Virgilio. Anong apps ginagamit niyo coach sa live? Oh, StreamYard. Merong ano? Meron na brother Carl. Meron akong ginawang video diyan sa page ko. Hanapin mo lang how to do this live, ha? Okay? So ako, I'm willing to give it for free. Ah, yung katulad nito information. Kasi I believe in abundance. I believe in abundance. Kasi meron mga iba, di ba? Parang ayokong ibigay itong information na to kasi gusto ko ako lang. Ay, nako. Kanya-kanya tayong paniniwala. Pero it doesn't work in my opinion. Okay? So, if you think you can help people with the information, di ba? Or sa experience mo, di ba? Help people, di ba? Sarap dun, di ba? Sarap. Okay? So, correct. Sabi ni Rose. Okay, so si Rose. So, comment po tayo. Ano pang tanong natin? In any business. So, para... Okay, kasi pag may tanong, mas maganda. So, ako na muna magtanong sa inyo. Some part yung nahihirapan, some part yung hindi, gusto mo matutunan, some part yung hindi mo pa alam. Maybe business in life. Yan. Sige po. O, nag-enjoy ba kayo ng ano? Nung meron tayong guest si BK, no, yung magaling sa e-commerce. Si BK, isa sa mga although hindi naman ano, hindi naman 100%. Kasi sinasabi niya na tulungan ko daw siya, na train ko daw siya. Pero reality is si BK ever since, meron na talagang ano. Talagang kumbaga sa ano may X factor talaga. Iba talaga yung ano niya. Iba talaga yung hard work niya. Okay? So StreamYard. Ayan, punta ka lang sa Facebook page na to. So, some part ka nahirapan sa negosyo, some part di mo pa alam, some part yung gusto mo matutunan. And then, abang inaantay ko yung tanong nyo, balik muna tayo dito sa ating PowerPoint. Okay, kasi kahit papano nagbibigay ako ng tips ngayon with regard sa speaking. Ayan. So, sinishare ko yung mga concept na ginamit ko. JM, you're gonna join us, di ba? O yan, no? Join ka. JM, pwede kayo tumawag, ha? Pasok po ako. Ayan. So, Shai, baka gusto mo pumasok din, Shai, ha? Promote natin yung ano. Pag tumawag kasi kayo, pwede kayo mag-promote po. Okay? Huwag lang yung business. Siguro pwede page nyo, account nyo, di ba? So, pwede. Tapos, antayin natin makapasok kayo dito sa live. Maganda. Kasi kapag ka pumasok kayo sa live, nagkukwentuhan tayo. So, masaya. So, again, we're talking about business in life. Some part ka nahihirapan sa negosyo. Some part yung hindi mo pa alam. Oh, ayan daw. Oh. Ayan, streamyard.com lang gagawin. Okay? Kung gusto niyo matutunan yung ganito. Find your biggest why that makes you cry. Ang ganda nito. Totoo yun. Kailangan na mo-move yung talagang... Be careful din dito, hindi porket sinabi kong ito yung reason ko, dapat maging reason mo rin. Talagang, you really have to have a self-awareness. Okay, so, JM, alam mo na yung rules natin, ha, kapag tumawag, ha, so, at least, ano. Okay, pasokin natin si JM. Kamusta? Okay lang. Oh, musta? Nasaan lugar ka? Bulacan po. Santa Maria, Bulacan po. Ah, Bulacan. Oh. Ayan, oh, si JM. Pwede kayo tumawag ng parang ganito, ah. Message yan po dito sa, ano, sa page. Tapos, SSL lang yun. Pasok ka agad, di ba? Okay. So, brother, saan part kayo nahihirapan? Anong question mo? Ano po? Paano ko po mabibigyan ng lakas ng loob yung prospect ko? Kasi po, gusto na po niya mag-join. Kasi po, parang nag-aalangan siya kasi po, konti na lang po yung ipon nila mag-asawa. So, paano ko po siya matutulungan in a good way para po mas lumakas yung loob niya na hindi mangamba?
para pumapag-join sa business na inaalok ko po sa kanya. Okay. So, ang sobrang ganda ng tanong mo, bro. It's a challenging question. Ako kasi mahilig ako sa ano, oh nga no, bakit nga ba at paano nga ba, 'di ba? Tingnan ko ah. Natatawa ako sa ginagawa ko. Kasi parang ano, no? Basahin natin, bro, sa talata ano. Hey. Hindi. Kasi meron akong PowerPoint eh, regarding diyan, teka lang. Hanapin ko lang. Gusto ko kasi yung ano, yung pagka nasagot natin sa iyo, yung unboxing. Kung di ako nagkakamali, meron ako nun eh. Unboxing the objection. Yun yung kailangan nating maiano sa iyo, maisagot. Ayun. Napin ko lang 'yun. Okay. Hindi ko ata makita. Eh. Total na sa utak ko naman 'yun. Next time ko na lang i-share. Okay. So, asan ka na? Okay. So ganito, bro. Unboxing the objection. Ang una kasi kailangan nating maintindihan, hindi kasi lahat ng objections ng client totoo. Okay, so yun yung unang kailangan natin maintindihan. Sometimes they just say it to test us kung paano tayo sumagot. Make sense? Pero you hindi ko sinasabing lahat merong sagot ha, sa totoo lang. Ako, sa tagal ko sa sales, walang 100% na nag-work. Nakadepende lang talaga sa tao kung nag-work sa'yo or nag-work sa iba. That's why you really need to seek. That's why meron tayong live na ganito. Kasi it's a constant learning, improving ourselves. Para sa 10 kinakausap mo, kung ang nabibentahan mo dalawa lang, pwedeng maging 3, pwedeng maging 5. Pero walang 100% sure, in my opinion. Okay? So now, at least we're growing. At least we're growing. So the first step is you need to unbox. Okay? You need to unbox. And then you need to position yourself as an expert dun as a consultant na lang para mas madali. You need to position yourself as a consultant that you are there to help, not to sell. Yes. And then the number three is assume na interesado siya. Yan yung mga nag-work. So, umpisa natin yung dito muna tayo sa assume. Okay? Yung energy na nire-release mo pag may kausap kang client, dapat ang iniisip mo nai-interest siya. Okay? At nagugustuhan niya. Yun yung energy muna. Kasi kapag ka ikaw ay meron kang doubts in your mind na ipapasa kasi yan dun sa iyong kausap. So, tandaan mo to ha, energy tayo lahat. Okay, alam natin yun, lahat tayo form of energy. Now, yung energy mo, nararamdaman niya ng taong kakausapin mo. So, if you feel bad, parang, di ba minsan may ganun, kunyari bro, nakita tayo, tapos sasabihin ko sa'yo, parang may problema ka. Hindi ka naman nagsasalita, pero ba't ko alam? Kasi your energy. So, if you want to excite people, kailangan ikaw mismo excited. Kung gusto mo maging positive yung taong kausap mo, dapat ikaw mismo positive. Make sense? Okay. So, yun yung importante. The number two is you need to unbox. Okay? So, ano ibig sabihin ng unbox? Kailangan mong maintindihan na hindi lahat ng binibitawan nilang objections talaga. And madalas, tinitest ka lang kung paano ka mag-respond. So, ano yung objections niya? Yung po, parang nag-aalangan po siya sumali kasi po yung income nila, yung ipon po nila, konti na lang. So, So meron pang nag-aalangan ako kasi, syempre yung ipon ko, konti na lang, di ba? So, 3F, no? Gagawin mo yung 3F. Ang importante kasi may nasasabi ka lang kasi ang challenge dito, pag wala ka nasasabi, you can't help people. Ganon, okay? So, ako lagi ko sinasabi dyan. Actually, Mark, laging bida si Mark sa show ko, di ba? Mark, I understand. Marami akong kasamahan na yan din yung pumasok sa isip nila, especially during this challenging time. Pero what do you mean palang konti na lang yung pera mo? Anong ibig mo palang sabihin? So, I'm trying to unbox yung kanyang mind. Okay? I'm trying to
go deep dun sa kanyang mind na ano ba yung ano, takot ba siyang mag-rest? Wala ba siyang pera? Sinasabi niya lang konti. So I'm trying to, I give you a good example sa unboxing. Let's say client mo ako, tapos sinabi ko sa iyo, wala akong pera. Hindi totoo. Madalas yung ganun, siguro meron totoo, pero madalas hindi totoo. Kasi ginagamit din natin yun, di ba? Pag meron nag-aalok sa'yo, sinasabi mo, wala kang pera, pero totoo, meron. Meron. You know what I mean? Yari, may, nasa mall ka, tapos sasabihin ng nagbebenta sa'yo, ano po hanap nyo? Tapos ang sagot mo, wala. Pero ang totoo, meron. Kaya ka nga nandun eh. So, you need to unbox. You need to go deep. No? Ang tawag doon, unboxing the objections. And then, pagka sinabi niya na, actually, TJ, ano eh, natakot kasi ako mag-risk. Okay? Kasi ako, ang ito yung, I'm not, whenever I talk to someone, I don't sell, I educate. So yun yung angle mo, bro. Don't sell, educate. And hindi rin ako na, I don't believe in hard selling. I just believe in handling objections. I believe in giving answers. Yun yung importante sa akin. So I don't do hard selling. Hindi ako yung kahit ayaw na ayaw mo, pipilitin kita. Pero I'm trying to change the way you think. I'm trying to educate you. I give you example. Kunyari, client kita. Brother JM, naniniwala ka ba na may mga tao ngayon kumikita ng at least 20,000 a month gamit ang internet business? Do you believe that? Yeah. Yes. Are you sure? Kasi yes. maraming ang umasenso, di ba? Sobrang dami. Yung 20,000 naman, sobrang liit nun. Tama? Sa internet business. Ang dami kumikita nun. Di ba? Anybody can do it. Okay? Now, that is 20,000 naman. Magkano yun sa isang taon? 120? Hindi. 20,000 times 12. Sige nga, pa-comment. Baka alam niyo yung sagot. $240,000. Tulungan na kita. Tama? Opo. That is $240,000 sa loob ng isang taon. Now, question, JM. Kung alam mo rin kaya yung alam nila, gagawin mo rin kaya yung ginagawa nila? Yes. Yes, tama. The problem is hindi mo alam. Correct? Now, ito yung question ko ngayon sa'yo. Dahil hindi mo alam at dahil hindi mo ginagawa, nawawalan ka ng $240,000 per year nang hindi mo alam. Can you imagine that? Nawawalan ka ng $240,000 per year dahil lang sa isang bagay na hindi mo alam. It does it make sense? Okay, now. Ang point ko, JM, sometimes pala, hindi dahil hindi tayo naglalabas, hindi tayo nawawalan. Most of the time pala, dahil hindi tayo naglalabas, lalo tayong nawawalan. Now, I'm not trying to close the client. I'm trying to change the way he thinks. I'm trying to educate. I'm trying to impart. Nasa sa'yo. Nasa sa'yo. Kaya lang, ang ibig ko lang sabihin, kung hindi mo ito sisimulan ngayon, kung natatakot ka, kailan mo lalakasan ang loob mo? Kung natatakot ka, hanggang kailan ka matatakot? Being safe is risky, in my opinion. And then, of course, objections ng tanong mo, and then I pause. Hindi ako magsasalita. Siguro for 2 minutes, maybe 3 minutes, di ba? And then I pause. I want to let the prospect absorb yung mga sinabi ko. Kasi I do believe kailangan nila ma-convince yung sarili nila eh. Hindi tayo nagko-convince sa kanila eh. Tama. Maganda yung sagot ko sa'yo, bro. Try to do that. Yes, in a nice way na sagot. In a nice way na talagang gusto mo siyang tulungan. And in a position na pag hindi niya ginawa, mas malaki mawawala sa kanya. Yes, man. Okay, so... Ang ganda ng tanong mo. Pag may gusto tumawag, paki-comment. Ay, paki-PM ako dito sa ano, sa page. Ayan, papak na yung speaker ko. So, pag minessage ako, makakapasok kayo katulad ni JM. Solid, o, sabi ni ano. Nako, i-record nyo yun, ha? Balikan nyo yun. Alam ko, maraming tao hindi alam yun, okay?
Napaka-lupit. So, madaming nagugustuhan. Napakaganda nung tanong mo, JM, oh, na nagugustuhan nila. Daming learnings. And integrity, credibility, products, and yourself. Correct. Correct. Tama si Dadel. It's really the product. Ok lang po ba, wag na lang encourage po yung taong inaalok po mag-business. Then, sasabihin po sa'yo, hindi ko linya yan. Again, yung salitang to, para may idea kayo. Ito ha. Saka lang ha. Ito yung gusto ko mag-gets ng viewers natin ngayon eh. Lagi nyo tatandaan, ang client, prospect, customers, ano I explain? Sinungaling. Okay. Wala akong ibang word din. Saka lang, eh, tinatry ko hanapin yung magandang ano eh. Yung salitang hindi ko linya yan, o wala akong pera. Ganun. Madalas hindi totoo talaga. Madalas. So, kailangan marunong ka sumagot kasi they are testing you. Kasi kung sasama ako sa'yo, JM, ititest kita kung worth it ba akong sumama sa'yo. Kasi kung hindi, hindi ako sasama sa'yo. Ganun lang kasimple. That's why, unconsciously, yung customer, they have that in mind na lumalabas ng agad sa bibig nila. And then, the truth is they are testing you. Nakukuha mo ako? Minsan nga, ano yung ka pa eh? Ikaw, kumikita ka ba? Gaganunin ka pa nga minsan eh. Yun yung mga mas malihirap na, di ba? So, pero, nangyayari yon kasi they want to test you. They want to test you. Okay? So, kaya kailangan handa ka talaga. That's the reason why meron tayong mga live na ganito. Again, hindi lahat ng tanong, JM, alam ko yung sagot. But I know I can help kahit konti. No? Kahit konti. Sa mga bagong pasok po, kung meron kayong tanong, feel free to comment or pwede kayo tumawag katulad ng ginawa ni JM. I'm learning from EJ Tank, sabi ni Alan. Oh, dami tayong masishare dito from time to time. May follow-up question ka ba, bro? Wala na po. Yun lang po kasi po, may kausap po ako kahapon na ganun. So, thank you po. I-apply ko po agad, ma'am. Bro, sasagot ka, kahit anong objections, laging 3F. Actually, kaya sinabi niya, wala akong pera, isipan ko muna. Kahit anong sabihin niya, laging 3F. Laging 3F. Laging, kunyari sinabi niya, pag-iisipan ko muna, laging, actually Mark, pag-iisipan mo muna, siguro kahit mga 1 week or 1 month, I totally agree with you kasi it's not an easy decision. Ako rin, yan yung 3F. Feel, felt, found. Ako rin, yan din yung unang pumasok sa akin nung nakausap nila ako dito. And but what we found out, ganon. So lagi kang a-agree. Okay? Kasi mahirap pagka, ano eh, pagka hindi ka nag-a-agree agad, lalo na sa simula. You cannot persuade them to your view. Ganon. Okay? Lagi kang agree. Then, don't sell, educate. Ayan. Pakicomment nga po, don't sell, educate. Don't sell, educate. So again, sa mga bagong pasok, we only have 30 minutes na lang. Pag may tanong po kayo, paki-comment po dito sa ano, sa comment section. Brother, wala ka ng tanong, ha? Apo. Thank you po. Thank you po. Pagkaano isip ka lang bukas, tawag ka ulit, ha? 9 a.m. naman every day. Thank you, JM. Thank you po. Okay, so ang ganda ng sinabi ni JM. Sa mga gusto tumawag katulad ni JM, PM lang po ako. Don't sell, educate. Okay? Ano maganda sagot sa taong ikaw, kumikita ka na ba? And then, timing naman, nag-start ka pa lang sa business mo. Okay, actually, ito yung isa to sa pinaka-challenging na tanong. Siguro marami akong pwedeng is, meron mga sagot talaga dito, pero mas maganda yung ano, mas maganda rin yung para hindi ka makareceive ng ganitong tanong. Okay. Taka lang. Isulat ko na lang para mas ma-appreciate nyo kasi kailangan ko isulat eh. There's a lot of answer to this, brother. Okay, pero ito yung isa sa importanteng kailangan nating lalakihan ko lang. Maintindihan. Ito. Okay.
Hello. Nag-enjoy ba kayo? Kasi ako, nag-enjoy ako. Ang dami ko natututunan kay TJ. Pinapanood ko nga minsan yung video ko eh. Ang dami ko natututunan. Labo eh. Ikaw na yung nagsasalita, ikaw pa yung natututo. Totoo yan. The best way to learn, gusto nyo yung malaman? The best way to learn is to teach. So, tandaan nyo po yan. Ha? The best way to learn is to teach. That is the best way to learn. Okay? So, ito yung gusto ko i-share sa inyo. Para ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob, no? Sagutin tong mga to at para hindi ka ikaw ay tanungin, no? Kasi normally etong mga ganitong tanong, no, brother, ikaw na ano, basta tanong to ng karamihan. Madalas tayong tatanungin ito kapag nakikitaan tayo ng demonstration low value. Etong una, no, titingnan ko kung lalabas. Ito nakikita niyo to. And then, merong isang side, demonstration high value. So, ito yung tama, itong DHV na to, ito yung mali. So, pag nakitaan ka ng demonstration low value, yan yung aasarin ka, bubulihin ka, yan yun. Kaya dapat, medyo aware ka dito sa dalawa na to. So, paano nakikitaan ng isang tao na DLV? Okay? Paano sila na-identify na nagde-demonstrate sila ng low value? Number one, wala silang alam. Number two, yung pananamit nila. Number three, yung pananalita nila. So lahat yan may factor. Kaya tayo nire-respeto o hindi. So minsan, bigla tayong binabatuhan ng mga ganun tanong kasi nakikitaan tayo ng demonstration low value. So, dapat meron kang DHV. So when you say DHV, ito yung you demonstrate high value. Okay? So ito yung maayos ka makipag-usap, maayos ka manamit, maayos yung kaalaman mo, yung Facebook profile mo, maayos. That demonstrate high value. Okay? So, another answer to that question is you can answer like for example, nagsisimula ka pa lang, kakasali mo pa lang sa online business mo. Right now, pag tinanong ka, ikaw ba kumikita ka naman dyan? Ako minsan, ang pwede mong sinasuggest ko sa mga bagong tao, sinasabi ko sa kanila, what do you want to achieve? Yun siguro yung sagot mo. Like for example, right now, ang expectation ko, kasi ang business kasi hindi ka agad kikita agad, di ba? So dahil kaka-dealer ko lang, kanyari kakasali mo pa lang, ang gagawin ko, ito yung plano ko for the next 1 week, for the next 1 month. And I'm expecting to earn pagdating ng December, siguro mga 50,000 per month. So, you're not answering yung tanong niya directly, pero you're answering it on the level of what do you want to happen in the future? Or ano yung gagawin mo para kitain yun? Okay? And then, huwag mong itatapat yung camera sa'yo. Huwag mong itatapat yung camera sa'yo. Itatapat mo sa kanya. Then, ibabalik mo yung tanong sa kanya. Pero question ko lang, kung sakaling gagawin mo ba ito, magkano yung gusto mong kitain? So, ikaw yung magtatanong. So, always remember this, ha? Kung sino yung nagtatanong, siya yung may control ng conversation. Okay? So, paki-comment po yan below. Kung sino yung nagtatanong, siya yung may control ng conversation. Huwag mong hayaan ikaw parati ang tinatanong. Dapat ikaw yung nagtatanong. So, sa may tanong, paki-comment po. Saan part kayo nahirapan sa negosyo? Saan part yung hindi mo pa alam? Saan part yung gusto mo matutunan? Paki-comment down below then or pwede kayong tumawag. Message lang ako sa page and then sasend ko yung link katulad ng ginawa ni June kanina, nakatawag siya. Okay. Ningal ako doon. Okay, DHV, DLV. Okay, so good morning. The best way to learn is to teach. Tama. The best way to learn is to teach. If you want to learn how to do anything, Teach about it. Okay? So, tama. Relationship, madaling mag-unbox ng objection. Okay. So, yung mga may tanong, paki-comment po.
comment nyo lang po yung tanong nyo para magtuloy-tuloy tayo dito sa ating kwentuhan. Or, I'm gonna share something kapag hindi po kayo nagtanong. Okay? Nag-enjoy ba kayo? Are you learning, guys? Okay. Are you learning? Are you having fun? Are you having fun? Ano, ano man yung negosyo natin ngayon, oh, dami ko natutunan, no? Sabi ni Lay, no? Tanong siya, kahit tanong ng tao mo, okay? Kahit tanong ng tao mo, pwede nyo po itanong dito kung nahiya. Kasi minsan, di ba, minsan iniisip natin, kaya magtanong, di ba? Pero maganda po nagtatanong. Mas maganda na yung wala kang alam ngayong araw na to, pero bukas marami ka ng alam. Kesa yung alam-alaman ka ngayon, habang buhay, alam-alaman ka, di ba? So, emergency fund, no, retirement plan, the best yung online business talaga. Ako, paniwala ko, because the world is changing, hindi talaga enough ang isang source of income. Dalawa talaga, minimum dalawa. And kailangan mong, we need to spread that. Kawawa po yung mga tao na they don't have emergency fund, they don't have retirement plan. So I think kahit naman sa mga medyo wala talaga, walang-wala, ang kailangan talaga nila is training about how to, importante yung how to save money. Marami nagtuturo ngayon yun, di ba? Pero I do believe mas importante how to earn money. Kasi paano ka magsisave? Wala ka nga masave. Wala nga pumapasok sa'yo, save-save pa, di ba? Pero importante yung pagsisave. Okay? So, tanong po. Madala tanong sa akin, coach, kumikita ka na ba? Okay. Totoo yun. At isasagot natin. Thanks for nagiging productive po yung araw ko pag nakikinig po ko sa inyo. Oh, thank you, Jaina. Salamat naman dyan sa yung compliment. Okay? So, let's do this. Sampart kayo nahihirapan, pwede po pumasok yung question nyo. Habang inaantay kayo mga tanong nyo, habang nag-iisip ka ng tanong, sampart kayo nahihirapan sa buhay mo, sa negosyo mo, feel free to comment down below. No? And let's answer your question. Again, meron na lang tayong 26 minutes, so mga may tanong, bukas ulit ha, meron tayong live tomorrow. Again, 9:30 a.m. I will dedicate my time, my life for you. Okay? So, gusto ko share ito ngayon sa inyo habang inaantay ko yung mga tanong nyo kasi wala pang pumapasok. So, this is a diamond. So, meron ka bang diamond? Ako hindi ako marunong tumingin ng diamond. Eh. Pero, we are like a diamond, no? Yan yung siguro gusto kong i-share sa'yo. Ang diamond kasi, na-form sila sa pinakamalalim, no? Tanggalin muna natin tong comment niya, no? 100 miles deep. Okay? In the earth. Ayan. So, 100 miles. Can you imagine that? Sobrang lalim, di ba? So, in order pala, para lumabas ang iyong potential, no? Kailangan meron kang deep. Kung ano man ang ginagawa mo, kahit anong kanina pinag-usapan natin, ano man yung ginagawa mo, kailangan meron kang malalim na dahilan kung bakit mo ginagawa. Bakit? Kapag ka hindi malalim ang dahilan mo, you will not continue. Onting bangga lang, onting suntok lang, life will knock you down. Maniwala ka sa akin. That's why you need to search or dig deep, no? Parang diamond, hinuhukay siya para makita. You need to dig deep kung ano talaga yung reason mo, and then you need to fight for that reason. So a lot of people, ginagawa lang nila dahil nakita nila ibang tao ginagawa, nakita nila mukhang masaya. Pero if you don't have a deep reason, you will not continue. Lalo na kapag ka humirap. Okay? Lalo na pag dumating na yung hirap. Kasi hindi naman tanong kung magkaka-challenge ka. Sigurado dadaan yun. Pag dumaan yun, kaya mo ba na i-overcome yun? So, lahat tayo dadaan dyan. Ha? Take note. Ha? Lahat tayo dadaan dyan sa mga challenges na yan.
Pero hindi lahat makakalagpas. Ang makakalagpas lang yung merong malalim na reason. Bakit nila ginagawa yung ginagawa nila? That is the common denominator ng achiever. They know what they want. They know why they do it. So simula ngayon, kailangan mong hanapin yun. At pag nahanap mo na yun, you do whatever it takes to do it. Okay? Now, the next is yung temperature. For the diamonds to form, kailangan ng 2,000 degrees. I have no idea kung gaano kainit yan, pero mukhang sobrang init, di ba? 2,000 degrees talagang every time na meron ka ng ginagawa, there's a lot of resistance, no? Parang eroplano. Ang eroplano, lumilipad sila because of the wind that is resisting the plane. Okay? That's the reason why umaangat sila. Meron kasing nagre-resist. So that's the reason why umaangat sila. Okay? So now, ikaw din ganon. So yung mga problema in life, mga challenges in life, yan yung nagfo-form ng ikaw. And kung hindi yun dadating, mas hindi ka mag-grow, di ba? So kaya importante to, no, yung temperature, pressure part talaga yan. Yung mga tao na talagang hinahangaan natin, talagang dumaan yan sa mga ganyan. Walang nakalusot dyan. Walang shortcut eh. Walang shortcut dun sa tagumpay. Talagang dadaanan mo yan. Okay? And the next is time. Ayan. So makikita nyo, billion years. Maybe a million year for a diamond to form or a billion years. So in other words, it takes time. Okay, in other words, it takes time. Madalas, nagmamadali tayo. Gusto natin agad, pera, pera, pera. That's normal. Ako rin, ganun din ako, di ba? Pero, habang tumatagal ka, you learn that there is a process na kailangan mong daanan. And, kailangan, hindi pwede. Kailangan mong daanan yung mga yon. So, the more na dumadaan ka dun sa proseso na yon, the more na nag-grow ka, naiintindihan mo ngayon na merong time between sa gusto mo at ikaw. Okay? Merong time doon na kailangan mong, kung hindi mo pa to time, let's say kaka-start mo pa lang ng online business, maybe hindi ganun agad. Merong time. Yan ang ano, pagka, kasi ako po ay I'm 34 na. I know yung iba dito nasa 40, iba 50. And, you know, you guys understand, wala talaga shortcut. Wala talaga shortcut. It really takes time. Yung mga tao na nakakaintindi nito, alam nila, hindi sila na-burn out dun sa process kasi alam nila may time eh. Parang nagtanim ka, 'di ba? Alam mo na after maybe a few months bago mo anihin, hindi ka ngayon ano, relax ka lang kasi alam mo eh. Hindi ka nagpapanik na kung mamumunga ba yung mangga ko. Hindi, kasi alam mo, may time. So, dadating yung time mo, and yung mga tao na nakuha nila yung tagumpay nila, alam nila yung yon. So, nagkaroon sila ng patience, and happy lang sila dun sa proseso na dinadaanan nila. Okay? So, yung mga may tanong, ayun po, ay papano, nagsishare po ako sa inyo ng knowledge when it comes to this. Some part ka nahihirapan sa negosyo mo, some part yung hindi mo pa alam, at some part yung gusto mo matutunan. Sasali ka ba, ano, Marita? Pag sasali ka, Marita, paki-comment ka lang dito sa ating page. Then, papapasokin kita. Ito, may papasok na, dalawa. Okay. Siya. Tama po. Nakakapag-message kayo sa page ko. So, antayin natin. May papasok na dalawa. Hopefully, makapasok sila. Marian, pasok na kayo. Sinend ko na po yung link. Antayin natin pumasok. So, good morning. Good morning again sa mga bagong pasok lang. The reason kung bakit natin ito ginagawa kasi naniniwala ko one idea, one training can change your life. So, maybe nasa negosyo ka ngayon. So,
you're looking for someone na you can talk to, yan, baka makatulong ako. So, pasok, Marita. Good morning. Hello, sir. Good morning. Oo, oh, nga eh. Ginabing matulog eh, saka o kaka-online. Angaling na gumising. So, anong tanong mo? Talagang ano, naka-alarm na ako sa 9 o'clock para makapanood sa'yo. Wow. Thank you so much. Oo. Iba kasi yung ano, di ba? Iba yung may parang may nagtatapik sa balikat mo, even though sabihin natin, successful ka na, o okay na may yung network mo, o yung business mo. Pero kung meron bang tao na parang nagko-confirm ng ginagawa mo, parang yeah, iba pa rin, di ba? Correct. Actually, ano, alam ko marami kang tanong, mas maraming tanong mas okay sa akin. Si Marian, standby ka lang, Marian. That's true yung sinabi mo. I know na you have success sa negosyong ginagawa mo. And ikaw, Marita, no? And tama yun. Kasi minsan, marami pa rin tayong tanong eh. Tapos, ang lungkot pag wala kang makausap, di mo naman pwedeng ma-share sa, nagigets mo minsan. Downline. Dagad mo siya sa ibang tao. So, meron pa rin talagang ano, mas masaya pa rin talaga yung may kasama kang naglalakad papunta dun sa journey mo, di ba? Correct. Yung parang parehas kayo ng wavelength ba, na parehas kayo na iniisip, ganun, parehas kayo paniniwala. Correct. Yun. Ako kasi parang, ang question ko kasi, parang ang nangyari kasi sa akin, tagal ko naman networker eh, pero yung big break talaga, parang dito lang dumating to sa huli na company na pinasok ko. So parang biglang lumobo. Alam mo yun, yung lumobo yung network mo. So when it comes to responsibility, parang doon ako nag, ano tawag doon, yung nagka-cram. Diba? Yung ano ko i-handle yung grupo ko kasi syempre parang yung biglang ang dami wala na. Ito na yung parang binigyan ka na ng breakthrough at the problem naman ngayon is ano mo sila i-handle lahat, 'di ba? So sometimes may mga group, syempre sa bawat grupo ko sa deep, kasi sa ang ginagawa ko kasi sa bawat group tawag dito, bawat provinces o yung location ba? Per location kasi meron ako may mga chat group. So hindi naiiwasan yung question ko kanina, actually sinulat ko na yung paano i-handle yung mga ang dami, 'di ba, downlines mo na sa chat group mo, pero they just keep on sinzone lang, yung hindi talaga sila nagre-reply. Nung gusto mo i-reach out sila para tulungan sila, pero hindi talaga sila responsive. So yung question ko, paano magandang i-handle? Kailangan ba i-real talk mo sila? Kailangan ba isa-isahin mo sila nakausapin? Wala, lilista ko yun. Ano pa? Tapos yung, ano ba yung question ko? Ito, sharing lang. Sharing na lang siguro, Sir TJ. Bali, sa akin kasi, so sobrang, ako kasi yung tipo ng tao na, yung talagang ang taas-taas ng pangarap ko, gusto ko talaga siyang abutin. Do sa tagal ko sa network networking business, normally yung nakita ko na naging mali ko, yung nag-struggle ako by myself. Yung para bang gusto ko laging parang ako, yung parang I me myself ganon. Pero hindi pala ganon, no. Yung secret pala aside from yung minsan kasi parang yung ego natin ba na magaling na tayo, expert na tayo, ganyan, skilled na ako, di ba? Tapos minsan nga iba, nagpapapresyo pa pagka nilipat ng kumpanya, mati kong ganun. Pero na-realize ko, hindi doon eh. Yung pinaka key pa lang is yung gratitude at saka yung isurrender mo. I'm not being religious, pero yung isurrender mo talaga, it's hindi kasi ito lahat galing sa atin eh. Nung, the time kasi na nag-surrender kami, 'di ba? Nag-surrender kami kay Lord. Parang sabi ko, Lord, talagang ano, I wanted to be successful pero parang hindi yata talaga. Hindi ko na alam kung ano yung kasunod kasi ginagawa ko naman na lahat eh. Yung kumbaga, sinusunod ko lahat ng yung lahat, yung five fingers, 'di ba? Yung lahat ng mga turo ng mentors, ang dami ko na naging mentors na talagang nilapitan, pero parang bakit parang may kulang, 'di ba? So, nung nag-surrender ako and then we go to the flow, yung parang nag-trust ka na lang talaga sa process. Andun pala yung sikreto. Kumbaga, it's part of the
it's part of the magical journey na tinatawag. God kailangan mo. That's the ano no, siguro 'yun yung best way to put it. Wisdom, effort, people binigay sa iyo. Ganun. Correct. Oo. Yung ang bilis parang ang lahat na lang pino-provide, oo. After that, parang lahat pino-provide na lang. 'Yun na lang kung ngayon kumbaga yung skills will just follow. At maganda itong ginagawa mo, sir, kasi nakakatulong sa katulad namin na katulad ko na nagkaroon na rin ng breakthrough, tapos paano mo i-continue, paano mo i-handle yung group mo. How so, natutuwa ako na nakadjoin ako dito. Kudos, kudos. Thank you very much. Okay. Sige, sagutin natin, ano, Marita. Ganito, unahin natin yung, ang ganda kasi ni Shiner mo when it comes dun sa, ano, no, sa sabi mo simula nung sinurrender mo kay God yung ano. I think that makes us humble and that is true. Kasi we all have a tendency maging mayabang. Naniniwala ako doon. We all have a tendency na akuin yung credit. There are times na nakakalimutan. There are times na aakuin mo, di ba? Pero naniniwala kasi ako doon sa sinasabi mo na with kung hindi niya i-allow, hindi talaga mangyayari sa'yo. Okay? Pagtingin niyang hindi ka pa ready at hindi mo pa nag-gets, so tingin ko hindi talaga ibibigay sa'yo. Parang pagtulog yan eh. Kung control mo yung mind mo, kaya mo matulog anytime. Eh hindi nga eh. Diba? The more na gusto mong matulog, the more na hindi ka nakakatulog. Diba? So, like that. No, kumbaga parang hanggat kumbaga kung ayaw niya, ayaw ni God. Wala talaga, no? Hindi tayo religious dito, ano ba to? Naging, baka sabay, isipin nila, ano tayo? Pero diba, that's the truth, na yung wisdom na binigay sa'yo, yung mga tamang tao, yung tamang galaw, energy, diba, sipag na binigay, hindi yan nang galing sa'yo, binigay niya yan sa'yo. So siguro yun yung importante. And then ganun din sa akin. And, ano man ang ginagawa ko sa buhay ko, naniniwala ko siya nagbigay. Kasi kung aya, dati kasi ganun din ako, nakarelate ako sa sinasabi mo, yung ginagawa mo naman lahat, pero bakit ganun? Bakit ganun, di ba? And siguro nung mapanon na yung hindi pa ready, di ba? So, yun. Ayun, tatama yun, no? Si God talaga. And try natin sagutin yung mga sin zone, di ba? Siguro, personally talking to them na parang ganito and increasing your value. Siguro yan, Ma'am Marita, yung pwede natin maidagdag dyan. Yung tipong ang swerte nila pag nasama sila sa core mo. Yung may additional benefit kapag kasama sa core mo. Yung tipong meron kayong sariling mastermind, may sarili kayong gathering. Diba? Pagtapos ng lockdown, may pinasapunto kayo lang magkakasama. Yung kasama lang doon, yung mga hindi sinzone, yung mga seryoso talaga. So, people like that eh. Yung, minsan kasi, ang nangyayari sa atin, this is for all the viewers natin ngayon, minsan kasi yung nangyayari sa atin is, masyado din tayong pamigay. Alam mo yung ganon? Masyado rin tayong, para na tayo nagmamakaawa sa business partner natin na mag-reply lang o kumilos lang. Di ba? So madalas yan, no? Ito, kumbaga parang sa seminar type, kunyari meron kayong training, madalas yan, dun yung sinasabi yung ano, no? Dun yung sinasabi yung mga belief ng organization. Minsan kasi mahirap to sabihin sa one-on-one, eh. Di ba? Yung ganito, like, di ba? Kausap kita ngayon. Pero kung sa harap ng maraming tao, sasabihin mo yung mga rules, yung mga philosophy, yung mga paniniwala ng organization, doon mas marirealize talaga nila. And now, kung talagang dumating na sa point, kasi ang next time na iiwasan natin dyan, bago dumating doon sa point na zin zone, meron kasing symptoms yan eh, di ba? Bago nangyari yon, meron munang nangyari eh. I know you know what I mean. Hindi naman yung basta naging sin zone pag sali mo sa group chat, sin zone na. Madalas yan, unti-unti eh, di ba? Nanonotice mo yan, unti-unti, tapos biglang
Okay. So maybe, just maybe, nung time na sumalo yung isang tao, hindi natin masyado na nabigyan pa ng more time. Maybe hindi natin nalagyan ng rules. Kung, ewan ko kung natatandaan mo yung agreement form na sinishare ko. Mm-hmm. Naalala mo ba yon? Yes po, yes po. Okay, so para sa kalaman ng iba, malapit tayo matapos pero papasukin natin. Marianne, standby ka lang ha. May time pa. Pero yung agreement form, kunyari bago kita, kunyari may bago akong tao, Marita, si Mark, for example. Of course, na-interest siya sa business ko. But, kung talagang seryoso siya, I'm gonna give a lot of time sa kanya. I'm gonna mentor him. And I'm sure I can help him. Okay? But, it takes commitment. I need to be committed sa kanya. And siya rin kailangan maging committed. So, meron kaming kontrata, meron kaming agreement form na isang page lang nakalagay doon yung commitment ko. I'm gonna give all my courses sa'yo. I'm gonna be time sa'yo, MWF. I'm gonna present sa lahat ng client mo. I'm gonna mentor you. At kung ano-ano pa, nakalagay yung commitment ko doon. And then, nakalagay din yung commitment niya. Ito yung commitment niya. Everyday kailangan niya ako i-text. Everyday kailangan mag-reply siya sa group chat. May commitment. That is 45 days. Commitment. So, nakalagay yung usapan nyo doon. Tapos, nakapirma siya. And kung i-mentor ko itong taong ito si Mark, kailangan niya mag-agree doon. Kasi kung hindi, I'm gonna find another person. Kasi in 1 year, maybe I could just mentor deeply, siguro 5 tao o maybe 10 tao. Ganun lang talaga. So, I'm positioning myself sa harap ng seminar room, ng harap ng maraming tao. I cannot mentor lahat kayo talaga ng deep. I can own, parang, tayo religious dito, parang si Jesus. 12 lang talaga yung inaano niya eh. And I'm just looking for the right person. I'm just looking for the right person. Hindi ko kailangan marami. Ang kailangan ko, tamang tao. So, medyo mahirap mahanap yon, Marita. Alam ko, nagigets mo yung ibig sabihin. Pero pag nahanap mo yon, sawahin mo na yon, di ba? Alagaan mo na talaga yon, di ba? Marita, ang dami kong gustong isagot. Pero ang ganda ng mga sinabi mo. It's walang shortcut talaga. You need to be you need to get used to responsibility talaga, yun talaga parang masasanay talaga tayo sa pressure mabuhay, sa pressure tsaka sa dami ng nangyayari. Kasi alam ko yung ibig mo sabihin, pag malaki organization mo, alam mo yon, ang daming nangyayari. Minsan nakaka-rattle na. Pero ano, unti-unti. Di ba? Pero, that is the price that we need to pay. Kailangan natin masanay doon if you want to stay on top. And at the same time, be happy. Maybe ask God to help you din, di ba? So, ganun siya eh. Actually, si Donald Trump, sabi niya, di ba si Donald Trump ngayon presidente ng US, sabi niya, if you want to succeed, kailangan mo daw masanay sa pressure. Maging kalmado sa pressure. Masanay doon sa zone na 'yon. Kasi nandun daw yung success, katabi 'yon eh. Kumbaga kapag pumunta ka na doon sa success, magkatabi sila. So nandun ka sa gitna. Kasama 'yon talaga. Gusto ko sana sabihin pag nandun ka na, that's it. Wala ka na, relax ka na, pagtagumpay ka na. Pero it's one thing makapunta doon, it's another thing mag-stay doon. Nagigets mo ako. So it's really an effort. Okay? So Marita, thank you very much. Okay. Every day. Thank you. See you tomorrow. Tawag ka thank ulit. Thank you. Ha? God bless. God okay, guys. Okay. Sige. Thank you. Bye-bye. Okay. Hi. Gusto mo ba yung... I have 5 minutes. Kasi ako... I'm sorry? Nagustuhan mo ba yung pinag-usapan namin ni Marita? Yes. Oh, nag-agree nga ako eh habang nasa backstage. Oo, tama. Nakikita kita eh. StreamYard na to. Nakikita mo yung susunod. Yes. Buti na lang di ako nag-makeup habang nasa backstage. Ano mo? Ang ganda ng background mo. Ano ito, yun? This one. Ano siya? LED light. LED light. Naka-ano ka ba? Ano tawag dito? Yung... Sa ilaw lang. Ring light? Hindi. Oh, ring light? Hindi. Sana lang. Sa ilaw ng ano, dito lang sa taas. Maganda lang kasi yung pasok din ng liwanag. Kaya nga, buti nga ang ganda eh. Kasi usually pag nagla-live kami ni Sai,
pangit lagi yung ano ko. Pangit lagi yung side ko kasi ang dilim-dilim. Anyway, okay. Si Sai is one of my soul sisters. Oo nga eh. Mukhang nagkakasundo talaga kayo. I have a question. Ay, pero ano ba? I have 4 minutes. I have four minutes okay. Na lang ba? Hindi naman talaga tayo, ano, kahit matagal, okay lang. Okay, sige. So, my question is this. Saan ka pala muna? Ay, sorry. I'm from the mountains of Antipolo City. Mountains of Antipolo. Ako. Ay, talaga ba? LA. Lower Antipolo. Okay, copy that. Pwede pala ako mag-request ng ano, ang tawag dito, ng one-on-one mentoring. Madali lang akong tumakbo sa'yo. I'm from Upper Side. I'm from UA. Ayun, anyway, going back. My question is, how would you propose, English to ha, pang Miss Universe, how would you propose a change in your organization without them feeling that you are reinventing the wheel? Oh, that's hard. Lalo na kung meron mga nakaposisyon na tawag dito, na kasamahan mong leader or ka-level mo rin. Diba? Kasi they get used to it. Sometimes people are stuck dun sa nakasanayan, di ba? Yeah. So you want to share something na makakatulong sa organization na kaya lang hindi siya yung nakasanayan. Is that correct? Yes, that's right. Hinuhulaan ko yung ano. Okay. Malalim yung sagot, yung tanong mo, ha? Ah. Na napapaisip din ako, no? I think, number one siguro talagang, they need to see sa'yo kung ano yung gusto mong i-implement. They need to see na nag-work sa'yo. Siguro, mm-hmm. That's number one. And number two is, you need to make them understand na the reason kaya mo yung gagawin is for us to help more people. Maybe ganon. Hindi yung, ito yung gusto ko, di ba, ganon. Uh-uh. More on a level of you want, hindi ikaw. Parang, explain. Parang, pagtitingnan mo yung campaign ng mga, for example na lang, nyari Barack Obama or Duterte, I'm not ano, kumbaga parang sa politics, pero kung titingnan mo, yung tao, yung meron silang gustong mangyari, pero yung tao yung nagka-campaign sa kanila, parang ganun. So, have that kind of view na hindi lang ikaw yung hindi lang ikaw, parang meron talagang need dun sa project na yon. And another thing is support them. Sino man yung pwedeng opposition sa idea na gusto mong gawin. Kasi pag wala rin kasi tayong relationship dun sa mga tao and meron tayong konting kumbaga parang trust issue ganun, and so yun yung doon siya nagiging challenge. So talagang anyway challenging talaga yun, pero they need to see yun sa atin na talagang yung gagawin natin na to is not for us, it's also for sa ibang tao. Sige nga, you go deep pa nga, anong masasabi mo? Yes, well, nakukuha ko yung thoughts mo with regards doon. Actually, parang that's an honest to goodness question talaga kasi I am doing one. Kaya parang, syempre, I want to look at others' view. Pero yun nga, sabi mo nga, you give them the proof that it's working. And if it does, mas madali silang, kumbaga para mo na rin silang ina-attract, diba? Attraction marketing din, kumbaga, diba? And at the same time, I believe na oo nga, yung relationship part is one of the parang core
na yes, yung core na kailangan mong i-work out if you are, kumbaga, if you are thinking that they think that you're in reinventing the wheel, there's probably an issue regarding relationship. That is why mahirap mong i-propose sa kanila, even if it's just proposal. Parang sa ano, tuloy mo yan, tuloy mo mamaya, add ko lang to. Parang sa work, for example, I just want to make a point. Kahit na magaling ka, kanya nagtatrabaho ka, pagpunta mo sa isang company, and then you have the best idea in the world, di ba? Talagang alam mo, sold out ka talaga, maganda talaga. And then you share to them, let's go, sabi mo sa kanila, 50 kasamahan mo nag-work din, let's go. And then, sa on their view, parang, oh, maganda yan, pero sino ka? No authority. Gets mo ako? Mm-mm. And sometimes, kahit na janitor lang yon, pero ito yung, hindi man natin nilalang, pero kunyari, ayun yung pinaka, ano niya talaga, pinaka, part job description. And yeah. Then, that janitor, ang ginagawa niya, he has a relationship dun sa boss, sa manager, and whatever, ganun. And then, sinabi niya na, talagang meron siyang, talagang nandun siya, na sinabi niya, sir, let's go. And sometimes, mas may ano pa yon, mas may power pa yon. Hindi dahil mataas ang position niya, it is because he has a relationship dun sa, yeah, makes sense. Dun niya, sa company niya. Mm-hmm. Sige, continue. Yeah. Sabi mo. Well, adding to your point na even if janitor lang yung kanyang role sa organization, if nga naman may relationship, di ba? And sometimes it takes really at least just one person to believe in you para mag-push through yung plan, and then you partner up and let them know na it's really working. So yeah, little by little, hanap ka ng dalawa na kayo, tatlo na kayo. Yeah. That's now, how at least I know how. That's how it changed the world. Like just like in my case, no, Marian. Sa totoo lang, kahit walang manood nito, gagawin ko to. Okay? Right, yeah. Kahit isa lang matulungan ko, okay na ako. Kahit dalawa lang, okay na ako. Mm-hmm. So ganun siya. If you want to hindi kasi ganun siya, no? So talagang it takes time. Kailangan maging dalawa kayo, maging tatlo kayo na naniniwala doon sa paniwala mo. Hanggang sa maging lima kayo, maging sampu kayo, and then, wow, magugulat ka na lang. Gano. Right. Yeah, well, at least I know I'm the right track. if hindi kayo naging dalawa, hindi kayo naging tatlo, hindi kayo naging lima, maybe the idea is not that good. Something gano. Mm-hmm. Di ba? Right. So, ang ganda ng tanong. Yeah, maybe re-evaluate din, di ba? On ano na? Pa yung maybe if, siguro sabi mo nga, if hindi kayo nag-grow as kumbaga a group who believes in your idea, maybe you need to evaluate kung ano ba talaga yung goal mo in the first place and your heart to do that project or something, di ba? Ayan. Ganda. Galing mo. Medyo ano, no? Kasi kinag-isipan ko talaga eh. Mo tanong eh. Talagang kakaiba eh. Yes. Kasi ang daming niyang masasakop. Ang dami niyang masasakop na point, like for example, the relationship nga, ganun. And then the change itself is, kumbaga, malaking issue na yun. Pero, you know, yun nga, yung kung paano mo nga ba siya i-represent sa tao. Pero yun nga, you need to build relationship first and then slowly. Yun, ayun. Ano yung mga fans ko? Tomorrow, tawag ulit, Mariana. Oh yeah, sure. Mag-isip ulit ako ng another question. Sure, something, pwede ka rin mag-promote ng page mo dito. Oh, yes, ano, please. Diba? So, you can use this platform. Ako naman ay, I'm willing to help. Isa yes. Sa, pag-iisipan ko pa yung mga questions. Kasi, no? So, tomorrow ulit. Yes, please. Thank you for your time, Mentor TJ. Bye-bye. Thank you. Okay, so before we end, guys, I want to share you this story. Tingin ko makakatulong sa atin. Are you guys learning? Ang ganda ng sinabi niya. Sobrang ganda. Ang ganda ng tanong niya. Ang ganda ng sinabi niya. So, paki-comment naman kung nagustuhan niyo. Paki-palakpakan naman natin si, ano, si Madam, no? And, palakpakan po natin yung ganun. Merong clap, ano dyan? Palakpakan po natin. I don't know about you guys, pero ako, ang dami ko natutunan ngayon. Ang ganda ng mga nagtanong. Tomorrow, pwede kayo tumawag. Sisend ko yung link sa inyo. All you need to do is message ako dito sa page.
Or pwede kayo mag-comment. Mas maganda nga lang yung message, ay yung video call kasi mas ramdam. Salamat po sa mga palakpak. Sa mga tumawag, thank you very much. Sa lahat na nag-tune in. Pero before we end, I want to share you this story. Merong isang lalaki na naglalakad sila, no? Naglalakad sila and meron siyang donkey, no? Meron siyang donkey. And all of a sudden, nung hindi siya nakatingin, itong donkey niya na to, nalaglag dun sa pit, no? sa ano ba tawag sa ating niya? Parang balon, no? Parang balon. And so ang ginawa niya dun sa donkey niya, dahil mahal na mahal niya yung donkey niya na yan, tinry niyang What happened is, lahat ng strategy na naisip niya, ginawa na niya. So, ang ginawa niya, hinagisan niya ng tali, tinatry niyang hilahin yung donkey niya, and hindi talaga makuha, no? Tinatry niyang isabit sa ulo, hindi nangyayari. So, to cut the long story short, kahit na ang ganda ng mga naisip niya, hindi niya mailabas yung donkey niya dun sa balon. So, he gave up and decided to i-bury na lang, no? Ilibing na lang yung donkey niya. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng pala, and then, nagukay siya, and then, tinatabunan niya yung balon, no? Kasi, kumbaga parang mercy killing na lang yung naisip niya. Kung mamamatay na lang din siya dyan, gusto ko mamatay siya agad. Parang ganun. So, nilagyan niya ng mga lupa. So, hinahagisan niya yung balon. And after a few minutes na ginagawa niya yon, maybe 30 minutes, naghuhukay siya, nilalagay niya doon. Na-curious siya, tignan. Okay? And pagtingin niya, nagulat siya dahil yung kanyang donkey ay papalapit ng papalapit sa kanya. So, to cut the long story, ang ginagawa ng donkey is every time na nilalaglag sa kanya yung mga dirt, yung mga buhangin. Okay, minsan may bato na nasusugatan pa yung donkey. Ang ginagawa niya, sinishake niya. Okay? Sinishake niya yung katawan niya tapos tinatapakan niya yung buhangin na nalaglag sa kanya. And then nahagisan siya ulit. And then isishake niya ulit and then tatapakan niya ulit. And little by little, hindi alam nung may-ari nung donkey na umaangat na pala yung donkey because of yung buhangin na nilalagay nung lalaki. And what happened is this, nakalabas yung donkey doon sa balon kung saan siya nahulog. It is because nilalagay sa kanya. It is because doon sa buhangin o doon sa dirt na tinapakan niya. And same thing in life. Same thing in life, suddenly, minsan may nangyayari sa buhay natin na hindi mo ini-expect. Katulad ng nangyari ngayon, di ba? And you just need to shake. And you just need to step up, di ba? And sometimes yung mga challenges mo in life, pasasalamatan mo talaga because nangyari sa'yo. Kasi kung hindi, you will not wake up, you will not learn. Ganon. And all you need to do is step up doon sa challenges or maybe sa dirt na kung nasan ka ngayon, di ba? And yun ang mag-aangat sa'yo. Katulad nitong donkey na to. Ang nag-angat sa kanya, yung mga binato sa kanya. Yung dirt na nilagay sa kanya, yun ang nag-angat sa kanya. Actually, yun yung pinaka-main reason kaya siya nakalabas. Yun ang main reason kaya siya nagtagumpay. So, same thing with us. Same thing with us. Okay? Same thing with us. The challenges that you have right now is the way. That is the way. Hindi yan yung hahadlang sa'yo. That is the way para magtagumpay ka. Parang ano yan, yung kumbaga sa sales, no is the way to yes. Papunta sa yes, sa benta, dadaan ka sa maraming no. Hindi mali yung no. That is the only way to yes. And same thing in life. The challenges is the way. Yun yung daan mo. Yun yung entry mo papunta sa tagumpay mo. Okay? I hope you're learning. Again, watch again tomorrow.
Thank you sa mga lahat nag-share, nag-comment, sa lahat ng pumalakpak po. We are done. Thank you very much. Have a nice day. Kain na po. Kape na po. Tomorrow, 9 a.m. See you. Okay? God bless, guys. God bless.